Isang magandang araw ng Martes sa inyong lahat, mga bayang classmates. Nasa huling araw tayo ngayon ng ating paglilibang para sa buwan ng Oktubre taong 2023, mga bayang classmates. Ha? October 31, 2023, last day of racing para sa buwan nga po ng Oktubre. At sa araw na ito ay may 8 karera po ang nabuo sa atin ng MMPCI at Philippine Racing Commission Handicappers na magsisimula sa ganap na alas 3 ng hapon, mga bayang classmates. 8 karera po ang nabuo nila para sa atin at base tuloy at para sa mga winner take all players, may carry over po ang larong ito, mga bayang classmates, na nagkakahalaga ng 2.3 million mahigit. Yan po ay magsisimula sa race number 2 hanggang sa race number 8. At pagdating naman sa race number 8, may carry over din po ang larong Super 6 na nagkakahalaga naman ng 127,881.51 centavos. Ano, bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-welcome at pasalamatan ang ating mga bagong classmates, mga bagong subscribers dito sa ating channel. Welcome po at maraming salamat sa inyong pag-subscribe at tarinawa. Lagi sana kayong tumutok at tumangkilig upang sa gayon ay merong kayong giya at gabay na magagamit, mapapagbasihan sa tuwing araw ng paglilibang. Ano po, siyempre pagdating sa takilya po, gaya na rin po ng abiso ng ating mga kapwa vloggers, ay kayo pa rin po ang masusunod dahil ang aming giya, base po ito sa aming sariling pag-aaral. Ika nga po, giya, guide lamang po, pero siyempre, iba pa rin po ang meron kang napag-aralan. Ano po ah, gaya po, lahat naman po tayo nagdaan ng elementarya, high school hanggang kolehiyo, iba pa rin po ang nakapag-review. Ngayon po sakali may lumabas man na tips or leakage na tinatawag, ay mapapagtugma natin. Kasi minsan, merong hindi lumalabas, meron naman leakage na peke. Ano po ah? Ika nga po, iba pa rin po ang may pinag-aralan. Di po, muli, welcome po at maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo. At sa nanonood ngayon, isang like sign lamang po, masaya na ang inyong lingkod. Okay, Docs, umpisahan na natin ang ating mga giya, mga bayang classmates. Race number 1 para sa first set ng Pick 5 covers races 1 to 5, mga bayang classmates. Bagyan gumaan dito ang laban ng kalahok numero 2 para sa akin, Cromwell ni Jonathan Vasco Hernandez, 1,200 meter race. Tingin ko maaaring magbigay ng laban. Oras na mabigyan lamang ng magandang go signal ang hineting si Kem Malapira para sa kalahok numero 4 na Chocolate Thunder. Ito ang magiging banta na makakalaban ni Cromwell, mga bayang classmates. Kaya ako naman sinabing go signal dahil ang grupong kinalalagyan ngayon ni Chocolate Thunder ay Group 28. Ano po ah? Na kung sakali po ay makakababa ito ng grupo, oras na hindi pumasok or maipasok sa unang tatlong darating sa meta. Batid naman po natin ang iba yan. Nakilala na rin po ninyo ang connection ng kalahok na iyan, mga bayang classmates. Ngayon, kung hindi talaga siya mabibigyan ng magandang go signal, maaaring pumorkas sa laban na iyan ang kalahok numero 6 na si True History ni Kelvin Abobo. Ulit, race number 1, number 2, Cromwell, number 4, go signal lamang po, Chocolate Thunder, at number 6, True History. Good luck po. Race number 2 para sa start ng winner take all covers races 2 to 8. Kung saan ay may carry over nga po amounting to 2.3 million plus. Sa karerang ito, mga bayang classmates, distance maganda ang numero. Pati ang oras ng takbo rin pala, mga bayang classmates, ano po. Pero makulimlim na ito. Para sa kalahok numero 7, Marquis Angel with Jonathan Vasco Hernandez. Iyon nga lang po ay nakasalalay pa rin po iyan sa diskarte. Ano po ah? Diskarteng gagawin ng hineting si Uno if ever po magkaroon ng lakas ng aire sa harapan. Kasi may mga banderista rin po dyan sa race number 2. Baka magkasabayan or depende po sa akto. Nasa akto ang titingnan natin. Akto po ni Jonathan Vasco Hernandez sa kanyang pananakay sa kabayong si Marquis Angel. Dahil dyan, maglalagay ako ng protection, mga bayang classmates. Kung nais nyo rin magsama o magdagdag,
Nariyan po ang kalawak numero 4, Chef Cat with John Allison Pabilik. Ulit, race number 2, lamang kung sa lamang, depende lamang po sa acto na gagawin ng nakasakay sa number 7, Marquis Angel. Protection, number 4, Chef Cat. Good luck po, race number 2, para sa unang puntusan ng winner take all. Race number 3, mga bayang classmates, para sa Pick 6 covers races 3 to 8. Sa karerang ito, halos di rin po nagkakalayo rito. Bagyang baga, ang aking unang dalawang pili ay yung may, masasabi natin may remating konti. Ano po ah, dahil siyempre, sa ganitong klaseng grupo, kinakailangan natin iyong may dating. I'm referring to number 2, The Barrister with Apprentice MP Cañete at number 4, Solution with Jason Lagrata Bautista. Bahagyang bahagya po silang dalawa. May remate po iyan, mga bayang classmates. Number 2, The Barrister at number 4, Solution. Ngayon, kung magkakaabangan sila, baka mapabayaan naman po ang maaaring magdikta sa harapan na nasi number 1, Auspicious with Apprentice Jan Sajet de Ocampo. Ha? Peligroso rin po iyan. Kapag oras na magkabantayan sa likod or magkaabangan, baka paglingat nila na sa harapan, makaporma na po ang kalahok numero 1. Okay po? Muli, race number 3, number 2, The Barrister, number 4, Solution, number 1, Auspicious. Good luck po. Race number 4 para sa second set ng Pick 5 covers races 4 to 8. Sa karerang ito, distance is right pa rin. Parehas na parehas. Ano? Numbers 2 and 4 din dito. Kay race number 3 at race number 4. Unang dalawang pili, number 2, The Advance Party, nasasakyan ni Apprentice BJ Galleta at number 4, Cash is King with Pau Pau Guse. Ito po si Advance Party, sukat na sukat po sa kanya ang distansya. Maganda po ang numero. Huwag lamang pumaagad, advantage din po rito ang weight, mga bayang classmates. Ngayon, itong si Cash is King, base sa kanyang kapasidad rin, meaning sa hangin na taglay, ay pabor po sa kanya ang distansyang 1,200 meters. Ano po, base sa kanyang hininga or kakayanan. Siyempre, Pau-Pau Guse yan. Kung sakaling magkalapitan silang dalawa, alam na, lamang sa hinete, itong number 4, si Cash is King. Pero parehasan yan, magaang ang timbang ng isa, biro niyo diferensya 4.5 kilograms. Ano po? Kung nais magdagdag, ito pang dihado natin, paningit. Number 5, Majestic Star, hindi rin po nalalayo ang kanyang tempo, mga bayang classmates. May record din po yan na maganda with Apprentice Junel Calagos, mga bayang classmates. Pwede pa more kasrepek na, baka nga po maging poste rin po. Magandang dihado po yan, Majestic Star. Ulit, race number 4, number 2, Advance Party, number 4, Cash is King, paningit pang dihado, number 5, Majestic Star. Good luck po. Bigla pumasok sa isip ko, ano po ah? Adorable Felicia. Ayan, nakasingit ng trifecta quartet na segundo pa. Ano po, maraming salamat nga po pala sa mga nagpasalamat. Ha? Walang anuman po. Ganyan talaga, nabasa natin si Adorable Felicia na magandang paningit na karaan. Kaya, bueno, balik tayo sa karera numero 5. Naalala ko lang mga bayang classmates. Race number 5 para sa Pick 4 covers races 5 to 8. Sa karerang ito mga bayang classmates. Ayan. Hindi magkakalayo rin ito. Grupo ng mga nasa class 5. Group number 5 or 5 points. Sa karerang ito, depende sa go signal na maibibigay din mga bayang classmates. Ano po ha? Basa-basa na lamang din po ng mga pangalan ng tao na nasa programa. Depende po ito kung ano ang inyong mababalitaan, kung ano po ang magiging discarte rito. Dahil ito yung mga nasa dulong grupo, meron po itong kalahok na halos isang taon na puro timbangan na lamang po. Sabi nga po nung ibang bayang karerista, ang termino daw po dyan ay ATM. Meaning ATM, withdraw ng withdraw na lang. Ano po? Kasi may premium po timbangan, segundo, tercero, kwarto. Pero mahirap na po kasi pag inakyat, discarte po kasi ng mga owners yan at trainers or ng connections na kapag umakyat po ng grupo, halos tatlong grupo bago ka muling makabalik dyan. At pagbalik mo dyan,
may mga nauna na sa iyong nakababa. Ano po, ah, giya lamang din po iyan, mga bayang classmates. Kaya ang iba, nananatiling nakatambay na lang dyan sa dulong grupo ng rating base. Bueno, anyway, ang tatlong lamang dyan, depende, ito po sa pagkakabayo pinagbasihan. Ano po, pili na lamang po. Number 1, Jisong, nasasakyan ni Christian Advincula. Number 3, Double Rock with MP Cañete. Number 4, Manlot Island with CB Ardonia, mga bayang classmates. Base sa pagkakabayo yan, pero ang labanan po dyan, depende po. Ah, depende po sa signal or mga question de la paz, in other words. Ano po? Kaya maniguro po tayo, isama natin silang tatlo or magdagdag pa. Pero makibalita, mga bayang classmates, medyo peligroso po yan, karera numero 5. Good luck po. Race number 6, mga bayang classmates, likod ng programa. Ito, unang pili ko rito, number 5, Asyong, nasasakyan ni Ray Adona, mga bayang classmates. Ang aking pinakabasehan dito ay base sa experience. Experience ni Kabayo, sanay na po ito sa malakasang laban. At kahit na po mabigat ang peso or timbang na dadali na 57 kilograms ni Ray, ay mahusay naman din po ang hineting ito. Pero si Kabayo po, based on experience. Ngayon, kung magkakalakasan sila, ito kalaban nila, number 2, Senshi Spirit. Yan, John Allison Pabilik, susubok ito sa airihan. Hindi sila magkalayo ng grupo. Huling dalawang takbo nila, base sa converted time, parehong nasa 110.8. Yung pangalawa sa huling takbo nila, parehas din po sila, 111.4. Ayan, ika nga po, mag-a-average sa 110.8 hanggang 111.4, magkakatalo sila. Ngayon, kung magkalakasan po sa harapan, eto medyo dihado lang po ito sa numero. Ang number 1, si Late Night Lady na sasakyan ni Pabs Caballero. Pero kapag oras na makasalida ito ng maganda, maayos, maipuesto ka agad, at kung magkakaroon nga ng malakas na IRA, makaka-score itong ng panalo, Late Night Lady. Ang huling dalawang converted time record nito, yung pinakahuli, 111.8, at pangalawa, 110.8. Ika nga po, halos pare-pareho silang may 1:10.8, mga bayang classmates. Kaya, magandang laban niyan. Pero, siyempre, bilang karerista, based on experience, iuna sa listahan, number 5, Asyong. Good luck po. Race number 7, mga bayang classmates. Ito, madikitan din ang laban dito. Ano po ah? Between number 1, Lucky Leia with Dan Camanero. Number 2, Hinebra with Jeff Bakaykay. At number 7, Peyrobel ni Jonathan Vasco Hernandez. Silang tatlo po ang aking pamilyan dyan. Lucky Leia, number 1, Lucky Leia, number 7, Peyrobel, pandihado po itong number 2, Hinebra. Isama lamang po kung may iba pa kayong pili ko sunada para sa race number 7, pero doon sa tatlong iyon, matibay-tibay na po para sa akin. Good luck po, race number 7. Last and final race, para ngayong araw ng Martes, mga bayang classmates, ito, may tuturing ko itong isang anybody's race. Ano po ah? Mabatid naman po natin yan. Pag last race, kung saan ay nagkakaroon ng bulagaan, lalo na po may carry over ngayon, mga bayang classmates, hindi po mawawala ang team song na Suddenly It's Magic. Ano po, ah? Bueno, isama lamang po. Kung may iba pa kayong pili, kursunada, bukod sa aking apat na kukuhanan para sa race number 8. Ito po ay, una, number 8, Tambalang Trustworthy with Christian Advincula at Manila Boy with Kem Malapira. Pangalawang pili, number 10, Rain Rain Go Away with Rico Cambasuson. Pangatlong pili, or pamilyan, number 6, Sun Moon Lake, nasasakyan ni Jeff Bakaykay. At ang pang-apat na pili ko, pamilyan, number 11, Lucky Julian with Jonathan Vasco Hernandez. Ayan, ha, marami palang may chance ang magpanalo itong si Uno, Aerocool. Pare nawa, mapagbigyan tayo ni Uno ng premyo dyan. Pasok lahat sa winner take all. Ano po, malilari nawa. Uno, pagbigyan mo ang bayang karirista, para sa larong winner take all. Bigyan mo ng puntos. Ano naman?
Anyway, mga bayang classmates, good luck po sa mga sasali ng winner take all. Muli, ulitin ko yung last and final race. Magdagdag kayo. Sama lamang kung may iba pa kayong pinikursunada bukod sa apat na aking nabanggit. Number 8, Trustworthy with Manila Boy. Number 10, Rain Rain Go Away. Number 6, Sun Moon Lake. At number 11, Lucky Julian. Okay po. Pansamantala, hanggang dito na lamang po, mga bayang classmates. Maraming salamat kay Sir Dennis Gonzalez, kay Brother Drasen Padilla, at Brother Daniel. Siyempre, ang kilati sa programa sa Bayang Karerista, meron na po yan ngayong araw. Ha? Kahit ngayong araw ng Lunes, meron na po yan sa mga pahayagang sagad at kadyot, mga bayang classmates. Basahin nyo na po, ha? Para in advance, makapag-review rin kayo. May dagdag po yan. Lahat po ng detalye dyan ay pawang mga totoo, original. Kasi accredited po ng Philippine Racing Commission ang pahayagang sagad at kadyot mula sa JB Go Publishing House ni Sir Jess Go at ni Ma'am Marlene. Suportahan po natin yung pahayagang kadyot at sagad. Okay po, maraming salamat din kay Tukayong Frederick Cabi sa pagbabahagi nitong ating guest sa kanyang mga grupo ng mga karerista. Maraming salamat din sa lahat ng mga members at admin at members ng mga grupo ng mga karerista sa social media, sa mga nagla-like, nag-heart, nag-share, siyempre dito rin sa ating GIA mismo sa YouTube channel. Maraming salamat sa mga nagko-comment. Ano po, mga bayang classmates, maraming salamat. Siya nga po pala sa naganap na eleksyon para sa inyong mga barangay, hari nawa naging mapayapa, maganda, tahimik, mga bayang classmates, walang anumang pong gulong nangyari. At sa mga lahat ng kandidato, congratulations po sa inyong lahat. Ano po, nagawa nyo rin po kahit na po hindi mapasama. Ano po, ginawa rin po ninyo ang lahat. Siyempre, kung ano man po ang lumabas na resulta sa inyo, sino man po ang mapili ng inyong mga kabarangay, ay magkakabarangay pa rin. Kapatiran pa rin po, mga bayang classmates. Ano po ang mga barangay-barangay. At siyempre, pinaka-congratulations natin dyan, yung mga nailukluk sa posisyon bilang kapitan or chairman, hanggang sa mga konsyala, sa mga SK chairman at sa mga SK kagawa din. Congratulations po sa lahat ng mga nailukluk sa pwesto. Ano po, ha? Congratulations sa inyong lahat. At sa mga naging kandidato rin, congratulations din dahil ginawa nyo rin po ang lahat ng inyong makakaya. Muli, okay po, sa mga magtutungo ng OTB, ingat-ingat pa rin po, mga bayang classmates. Sa ngayon, araw ng eleksyon, naging mainit po, mainit po ang sikat ng araw. Siyempre, batid naman po natin na pagdarating ang undas ay umuulan muna, ano po. Pero mag-ingat po kayo, ano po, mga bayang classmates. Sa lahat nga rin po pala na magtutungo ng sementeryo, ingat pa rin po, wag na pong magdala ng mga mamahaling gamit, ano po, dahil may mga pinagbabawal din at saka baka mawala. Lalong-lalong na po ang mga bata, ingatan po natin iyan, hawakang mabuti kung pwede po, may tali sa tali, ano po, upang sa gayon ay hindi mawalay dahil sa dami ng tao. Ano, ingat, mga bayang classmates. Pansamantala, muli, hanggang dito na lang. Love you all. God bless.